kakausap sa inyo mga pare ko. For today's video ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nakapagpa-change of ownership ng aking motorsiklo. At the same time ay naisama ko na rin ang pagpaparehistro nito. Ano-ano nga ba ang mga requirements para sa pagpapa-change of ownership? Magkano nga ba ang inabot nito? At saan nga ba dapat unang pumunta? Stay tuned mga pare ko kung gusto ninyong malaman ang lahat ng yan. Okay mga pare ko, ang unang requirements natin para sa pagpa-change of ownership ay ang Certificate of Registration. Ito yon. Then ang pangalawa ay ang Official Receipt. Ito mga pare ko. At ang pangatlo ay ang Deed of Sale, yung nakanotaryo na. At ang ID ng first owner at ang yung ID. Ayan mga pare ko, lima lang ang requirements para magpa-change of ownership. Ano-ano nga ulit yun? OR, CR, Deed of Sale, ID ng first owner at ang yung ID. Kapag kakompleto ang lahat ng yan mga pare ko, pwede ka na magpunta sa pinakamalapit na HPG sa inyo. Take note mga pare ko, sa HPG ka unang pupunta. Siyempre mga pare ko, bago ako pumunta, yung limang yan, iserox muna ng apat na beses para hindi ka na magpabalik-balik pa. Dahil sinisigurado ko sa inyo, yung apat na copy na yan ay mauubos ninyo. Ito pa mga pare ko, may karagdagan pa pala ako. Bago kayo pumunta sa HPG, make sure na i-check nyo muna ang inyong CR. Dito sa may taas yan. Sa may taas. Kung ang nakalagay dyan ay NCR, ito katulad nyo sa akin, yung una ko, NCR yan. NCR yung nakalagay na region sa akin. Sa NCR ako nakarehistro, kailangan mo munang kumuha ng certified true copy para i-process nila ang iyong change of ownership. Kapag kawala yan mga pare ko, at nagpunta kayo kagad sa HPG, pababalikin kayo sa NCR. Maniwala kayo sa akin, mapapagod lang kayo. Yan. Kapag ka NCR lang mga pare ko, yung nakalagay dito sa may taas, yan, sa may taas. Hindi kasi masyadong kita, pero i-check nyo na lang sa mga CR ninyo, meron dyan nakalagay kung saan nga ba kayo nakarehistro, kung saan nga ba ang inyong mother file. Pagka okay lahat ng mga requirements ninyo mga pare ko, bibigyan kayo ng HPG ng resibo. Yung resibo na yun, babayaran nyo sa land bank. Ang pagkakatanda ko mga pare ko, 300 ang binayaran ko sa land bank. Then nung nakuha ko yung resibo, bumalik ako sa HPG. HPG mga pare ko, meron ibibigay sa inyo na form. Ito yon, yung PNP Vehicle Clearance yan. Yan yung ibibigay sa inyo na form. Then pipilapan nyo to. Pagka-pilap, isasubmit sa kanila na. Then aantayin mo lang tawagin yung pangalan mo. Kapag natawag na yung pangalan mo mga pare ko, i-stencil nila yung motor mo. Yung kung tama nga ba yung chassis, kung tama nga ba yung engine number. Ngayon kapag tama yan mga pare ko, mag-aantay ka na lang ulit sa kanila na tawagin yung pangalan mo. Kapag tinawag ka mga pare ko, ibig sabihin, okay na yung clearance mo, magpapapicture ka na lang kasama ng motor mo at saka ng hepe nila. Kapag ka okay na, pwede ka na pumunta sa LTO. Kapag ka okay ka na sa HPG mga pare ko, punta ka na sa LTO. Ang hahanapin naman sa iyo sa LTO ay yung original CR, yung original OR, yung deed of sale, yung ID ng first owner, yung ID mo, yung insurance TPL, at yung HPG clearance. Kapag ka okay yung pito na yan mga pare ko, punta na sa LTO. Then pagpasok mo sa LTO, i-check nila yung documents mo. Kapag okay, i-stencil na nila yan.
kapag in-stencil, i-check ulit yung body number, yung engine number, yung mga bawal, katulad nung sa akin may bawal mga pare ko, yung blinker ko, yung eagle eye na kulay blue, pinatanggal ko lahat sa akin yan, wala pong lusot sa kanila yan. Kapag okay na yung motor mo mga pare ko, ituturo ka ng stop kung saan nga ba window ka susunod. Kung saan yung window mo nga ba dapat ipasa yon, then pagka pinasa mo na, waiting ka na lang natawagin ka ulit. Nung tinawag nila ako mga pare ko, pinagbayad na nila ako ng nasa 600 or 700 pesos para sa original CR and kasama na ron ang aking rehistro. Sinabay ko na mga pare ko dahil paso na rin yung akin. Sinempo ko talaga na paso yung rehistro ko para medyo maliit ang gagastusin ko. Kapag ka nagbayad ka na mga pare ko, waiting ka ulit na tawagin yung pangalan mo. Take note pala mga pare ko, yung TBL insurance na kukuhain mo dapat ay nakapangalan na sa iyo. Dahil yung clearance mo ay sa iyo na nakapangalan at ikaw na rin ang at sa iyo na rin ipapangalan ang original CR at ang original OR mo na i-release nila. Okay mga pare ko, kapag ka nabayaran mo na, then antayin mo tawagin ka. Pag tinawag ka na nila mga pare ko, i-release na nila sa iyo yung original OR mo at yung original CR. Swerte ka kapag mayroong available na sticker, at kapag wala ay okay lang naman, wala namang problema kung walang available na sticker. May pipirmahan ka ron, then receiving, then okay na mga pare ko. Ganun lang ang pag-process ng change of ownership together the registro of your vehicle. Bali, inabot lang ako ng 300 sa LTO, ay 300 sa HPG, palagay muna na 700 sa LTO, 1,000, then yung insurance sa 350, 1,350 to 1,400 ang aking ginastos mga pare ko. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi na kapag magpapa-change of ownership ka ay 5,000, 6,000, mag-ready ka ng ganun. Para lang yun sa mga nagpipixer mga pare ko. Pero kung tsatsagain mo yung pila ng paglakad ng sarili mong motor ay makakamura ka na. At matututo ka pa. Yun lang mga pare ko. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button, the bell button, and like mo na rin kung nagustuhan mo ang video na to. Hanggang sa muli mga pare ko.